nag-request na kitchen tour. Mag-kitchen tour tayo guys pag ng aking cameraman. Siya paghahawak ng camera habang tayo ay nagsasalita guys. So yeah. Guys, meron nag-request na kitchen tour. Mag-kitchen tour tayo guys pag ang aking camera guys na si Marian. Tagalan mo naman yung mukha mo. Mag-hi ka sa camera. Eto si Marian, ang aking cameraman. Siya paghahawak ng camera habang tayo ay nagsasalita guys. So, magsimula guys sa pag-kitchen tour. Don't forget to subscribe and comment kung nagugustuhan nyo yung aking video. And then, makifollow na rin sa aking Facebook. Ilalagay ko sa baba ang mga Facebook account ko, ang TikTok. And let's go! Dito tayo magsimula. Dito yung kwarto ko. Dito tayo magsisimula. Dahil dito talaga nilalagay ko yung mga baso at saka yung lahat ko ng guys, use oil at tawag doon, dito ko nilalagay. Tapos, eto din yung initan ko ng tubig, tawag dito, thermos tawag dito guys, kaya ayun. Steric, so alam na. Tapos, dito naman nakalagay yung oven namin, at tapos, meron din siyang, tawag dito, pancake tawag dito guys, pag nagluluto ka ng pancake dito din. Dito, pwede ka magluto din ng pancake, pero dito ko nilalagay sa oven. Dito din, dito ko nilalagay yung rice cooker. Ayan. Dito ko siya nilalagay. Dati naman, dun ko nilalagay sa kabila. Yung wala pa to siya, guys. Yung wala pa to siya, dito. So, ayan, dito din. Ito din, yung, yung initanan ko ng tubig. Tapos, ito din, dito ko nilalagay siya. Yung mga aesthetic ko ng mga sandok. Ayan, mga pa... Pag nagluluto ka ng mga pancake, may brush, and then, ito din, pang sabaw, yun, tapos, tong, syempre, mga sandok ng gani, na anik-anik, tapos, kutsilyo, tapos, pag nagprito ka, yun, yung mga sandok, and hindi ko alam kung anong tawag dito, guys, comment down below, nakakalimutan ko na, basta, bubili lang ako ng ganito, eh, so, yun, tapos, ayan, dito ko siya nilalagay. Siyempre, dito din yung oven. Ayan. Meron din dito na lalagay ko sa ibabaw ng oven na yung pancake waffle. Ayan. Pag gusto namin magluto ng pancake waffle, ito, dito ko, nagluluto ako. Tapos, ito yung ginagamit ko. So, ayan. Microwave oven. Tapos, dito naman sa baba, ayun, dito sa baba, ito yung lagayin ko ng mga bigas. Ayan. Ito yung lagayin namin bigas. Dito naman, dito ko ilalagay yung mga yung mga noodles, yung mga ganun guys kasi ayoko yung may daga kasi nangangat-ngat yung daga. Tapos ito din yung plato at saka huwag niyo napansin itong aking vacuum cleaner. So ayan. Ito naman dito yung mga yung toyo, saka matika, mga anek-anek dito sa bahay. Ayan. Wala nang laman yung pelo, hindi kami bumili kasi gawa ng kulang sa budget. So, tapos sugar, ayan, sugar. Mga steric yung mga lagayan. Tapos ito, mga lagayan dito ng mga seasoning, mga kape. Ayan, coffee. Tapos dito naman, yung lagayan ng, tawag dito, lagayan ng mga ulam. Yung mga tapos ng klase kumain, may matigang ulam. Dito ko nilalagay. Isa naman dito sa ref. Then, ayan. Ayun naman, next naman tayo guys dito sa kusina. Guys, dito tayo magsimula sa ating... So, ayan, dito ko yung nilalagay yung mga plato at saka yung lagayan ko ng plato, dalawa kasi to guys yung isa yung black, yung mahaba. Nakita nyo naman yung sa vlog ko, diba? Mahaba yung isa, yung una. Tapos, eto naman, maliit. Nilikpit ko lang talaga siya guys. Paiba-iba kasi ako minsan ng design, minsan naman... Yung black ginagamit ko minsan naman ito. Tsaka ayan. Abala ko naman kasi ito. Palitan na naman guys. Yung gusto ko yung hindi siya open. Yung ganito. Hindi siya open. Kaya ayan. Dito ko nilalagay sa gilid yung mga Tapos ito yung tasa. Tapos yung drainer. Pag maghugas ako ng karne o di kaya gulay. Ito yung ginagamit ko. Ayan. Next naman, naglagay ako dito ng anik-anik dito, pahalaman-halaman sa aking kusina dahil
Gusto ko lang talaga, maganda siya tingnan yung kusina ko, tsaka yan. Eto naman, talagang, ano to siya, ilagay ng sabon guys. Kaya lang, kinalawang kasi, kaya ayun, hindi ko na siya ginamit ng tawag doon, hindi ko na siya ginamit sa palagay ng sabon. Kasi gusto ko, yung ma-maintain mo siya pagkaputi at pagkaganda. Kaya ayan, nilagay ko na lang siya, pinatungan ko itong halaman dito, panik-anik. At eto naman, talaga siya, boys siya, kaya tututo siya, hindi to siya fake plant. Ito lang yung fake plant, guys, nilagyan ko lang siya kasi gawa ng, ano, namatay na kasi itong dami nito eh. Namatay na pa unti-unti, ewan ko ba, hindi ba ako na pubuhayin ng halaman. Kaya ito, nilagay ko lang siya ng, ano, fake plant, guys, para maganda naman siya tingnan. At dito naman sa gilid, ito yung aking, ang tawag dito, chopping board, ayun. Chopping board, and then kutsara, ayun. Tapos, meron toothbrush. Meron pa nga dito toothbrush, ilagay ko sa kutsara. Pero hinahanap ko yung lagayin ko ng toothbrush, hindi ko na matandaan kung saan ko pinaglalagay. So, ayan, lalagay ko dito yung kutsara, tapos yung pichel. Tapos, dito naman, ilalagay ko yung, ano, yung mga, lagay ko ng seasoning, tapos toyo, yung mga ganon, mga aesthetics. Toyo suka, mga fresh soy sauce, mga ganyan guys. Tapos ito yung mantika nilalagay ko. At huwag nyo pasinin yung sa likod guys, kasi PVC kasi yan siya ng metro ng ano, may-ari ito ng bahay, metro. Tapos dito naman, andito yung mga spicy ko, tapos mga ibang paminta, black pepper, tapos mga ganito, tapos yung cinnamon powder, ayan. Tsaka ito, oregano, yan, mga panghalo sa mga pagkain na pag nagluluto ako. Tapos dito naman sa gilid, meron na kami, yung paniniwala na, yung tawag dito guys, paniniwala sa panahonang mga kasabihan sa nakakatanda. Yung pag naglipat ka ng bahay, meron kang water, meron kang asin, meron kang pera, tapos bigas. Yung ganun guys, napapaniniwala sa pamahiin, pag naglipat ka ng bahay, yan ang inuuna, kaya ayun. Ito naman, yung tubig, pinapalitan ko siya pag alam kong na madumi na siya, yun, pinapalitan ko siya, ayun. Kasi ito yung pera naman, ilalagay ko dito, yung mga dollar tong pera guys ha. At saka huwag nyo sabihin na mayaman ako, dollar yung pera nilagay ko, charot. Dollar, bigay lang yan sa akin guys, kaya... Magkano naman dollar dito, mga sa send lang yun guys, magkano lang, may isang 100, 25, 35 dollar, yung ganyan lang guys, mababa lang ang cents. Tapos ito, lagay ko dito yung mga kutsilyo, tsaka yung pang sa cheese, ayun, gunting, pa-slice ng cake, at tapos, pero nakuha pa konting flour konti dito guys, tsaka ayan. Next naman, dito tayo sa... dito sa gilid ng lababo ko guys, meron ako dito pa anik-anik na flower, tsaka ito, hindi ko nalalagyan ng guys, ng dishwashing soap kasi wala na akong mapabili. Tapos ito naman, lalagay ko dito yung, yung tawag ito, yung kamati, sibuya, sililuya, bawang, mga ganun guys, dito ko nilalagay kasi dito kasi ako mas madali, pag nagluto ka, madali na lang siya, hindi yung pakukuha ka sa rep, diba? Tapos ayun. Tapos dito naman yung ilalagay ko dito yung mga anik-anik ko din dito sa gilid dahil madali lang. At ito naman, brush na. Tawag ito yung brush na pang sa pichel. Ito. Tapos ito para sa kawali, pang linis, tapos pang open ng can. Tapos dress cleaner. Ayan guys. So, meron din ako ditong pailaw, syempre. Para maganda naman tingnan yung aking lababo. And then, dito naman sa may gilid, ito yung binili ko sa shopping na lagay ng yung mga sabon guys, hand soap. Pwede dito sa lababo, pwede din sa mga kahit saan nyo lalagay. Ito, nilagay ko dito sa lababo guys, kasi lalagay ko siya ng ang tawag dito, yung panghugas ng plato. Ayun, ayan. Ito naman sa gilid, ito yung pang tuluan ko ng plato pag natapos ko maghugas, ayun, dito nilalagay yung mga plato. Tapos ayun. Next naman, dito ako nagluluto, ayan, dito yung kalan ko nilalagay ko. Dati naman dito nilagay ko yung kalan guys, dito ko talaga nilagay dati yung kalan, kaya lang nilipat ko siya dito kasi gawa ng mahangin kasi doon sa may banda sa may lababo, mabilis maubos yung gas ko, kaya dito ko siya nilipat, ayan.
At dito naman sa taas, guys, dito nilalagay ko yung ano, itong basket na ito. Itong basket na ito, nilalagay ko dito ni mga sabon. Ayan. Tapos dito din, lagayin ko ng sabon powder. Tapos, ayun. Yung mga seasoning, mga paminta, mga halo-halo na siya dito, guys. Kaya, ayun. Salt, then, dahon laurel, ayan. Tapos dito din, yung dipot, yung rice cooker din. Pwede din siyang pangluto ng kanin. Pwede din siyang panghalo. Yung mga magsinaing, prito, kahit ano, guys, pwede siya magagamit na to. Dito ko siya nilalagay. At may pa flower din ako siya, guys. Kaya, ayun lang. Video. Maraming salamat sa panood and don't forget to like and subscribe and comment down below, guys, kung nagustuhan nyo ang aming kitchen tour. So, hanggang dito na lang. Bye, guys!